Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Apat na P ang kailangan natin upang pumasok ang tao sa larian ng Diyos. Apat na P ang kailangan sa lahat, kahit anong reliyong ka. Kailangan mong ang apat na P upang makapasok sa karyan ng Diyos. Kaya sabi niya dito, sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makapupunta doon sa Diyos, sa langit, kung hindi dahil kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo Jesus, ang pangalan niya ang nakatala dito sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng langit upang ikaligtas ng lahat ng mga tao. Kaya kung hindi ninyo sinasampalatayanan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, ay kayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya lagi kong ipinopromote, lagi kong sinasabi sa inyo na magsisi kayo anuman ang reliyon ninyo. Wala po ako sa inyong kung anuman ang reliyon nyo, okay lang po yun. Kailangan nyong magsisi sa kasalanan kahit sinasabi ng inyong leader na kayo ligtas. Kung hindi kayo nagsisisi, linuloko nyo ang inyong sarili. Sapagkat sabi ng Biblia, magsisi ka at tumalikod sa kasalanan, kung hindi, mahulog ka sa impyerno. Kaya apat na P ang kailangan natin. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Jesus na namatay doon sa krus, at pagkapalang spiritual na may sulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang dahilan kaya sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi dahil sa akin. Sapagkat sinabi ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ang daan, siya ang buhay, patungo sa langit. Kung hindi mo sasampalatayanan si Kristo, papunta ka sa ibaba, sa impyerno. Kaya kailangan mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Paano po ba pagtanggap kay Kristo? Sabihin mo na ikay makasalanan sa isang panalangin at talikuran mo yon at magsisi ka, buksan mo ang iyong puso at papasukin si Kristo, anyayahan na pumasok at pagkatapos isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ganoon kasimple ang isang buhay ng isang Kristiyanong gustong maligtas. Kung hindi mo yung gagawin, wala kang kaligtasan. Huwag kang maniniwala sa mga nangangaral na ang pinapangaral ay hindi kaputo lang dito sa Biblia. Maraming nangangaral ngayon na kaputo lang ang basahin nyo lahat itong Biblia nang malaman ninyo kung ano ang totoo. Sa mga lahat ng mga tao, mga anuman ang inyong mga Christianismo ka man, born naging Christian ka man, o anuman ang iyong dinadala na reliyon, ay kailangan yung magbasa ng Biblia. Huwag po kayong makinig na makinig sa pastor o kaya sa leader o anuman leader yan. Huwag po kayong parik man yan. Huwag kayong makinig. Yung sinasabi niya, tingnan niyo sa Biblia kung ito ba'y tama o hindi. Dapat binabasa niyo ang Biblia. Ito, malayang-malaya tayong lahat makakapagbasa ng Biblia. Basahin niyo po ang Biblia para hindi kayo maluko. Purihin natin ang Panginoon. Apat na P ang kailangan para ang tao pumasok sa karyan ng Diyos. Pagsisisi, magsisi ka na. Tumalikod sa kasalanan. At tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para hindi ka maligaw, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Para hindi ka maligaw, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Maliligtas ka. Salamat po sa inyo lahat.